At welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang ating channel ay naglalaman ng mga araling Filipino, mga araling panlipunan, mga videong pambata, mga pamahiin, at mga pampaswerte. Meron rin tayong mga videos na tungkol sa feng shui. At ang video na ito ay tungkol sa mga feng shui zodiac sign. Ito ay para sa mga tao na hindi pa nila alam o hindi pa nila masyadong nauunawaan ang mga kahulugan ng mga Chinese zodiac sign. Pwede rin ito sa mga taong nagsisimula pa lang na mag-apply ng mga paniniwala ng feng shui. Ang 12 hayop sa Chinese zodiac ay may kahulugan. Ito yung mga naririnig ninyo na ipinanganak sa Year of the Pig, ipinanganak sa Year of the Monkey, o Year of the Dragon, at ito po ang mga kahulugan nila. Sa feng shui, inuugnay ang bawat hayop sa ilang mga katangian. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga taong ipinanganak sa isang naibigay na taon ay may pagkatao ng hayop sa taong iyon. Halimbawa na lamang sa taong 2020, ito ay ang Year of the Metal Rat. So ang mga batang ipapanganak sa taong 2020 ay nahuhulog sa zodiac na rat. So sila ay ang mga batang ipinanganak sa Year of the Rat. At ayon sa punsoy, ang mga batang ito ay may pagkatao o merong mga katangian sa naayon sa rat. Kung hindi nyo pa alam ang inyong Chinese zodiac animal, ito ang videong para sa inyo. Upang malaman ninyo ang inyong elemento at upang lalo mong maunawaan kung paano mapalapit ang swerte. Ang unang zodiac sign natin ay ang ox. At makikita ninyo sa videong ito ang mga taon. Yung mga taong ipinanganak sa 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, at sa taong 2021 ay ang Year of the Ox. So, bakit mahalaga ang mga Chinese zodiac natin? Ito po ay mahalaga sapagkat kung napapansin ninyo, may mga taong wala namang ginagawa sa inyo, pero hindi masyadong malapit ang kalooban ninyo sa kanila. Dahil ang enerhiya ninyo at ang kanilang enerhiya ay hindi masyadong magkasundo. So ito yung mga taong ipinanganak sa taong ito. Tapos hindi nila masyadong kasundo ang mga ipinanganak sa ibang zodiac sign naman. Pero magkakaroon tayo ng mga video ng mga Chinese zodiac na yung mga signs na nagkakasundo, yung mga tinatawag nilang secret allies, yung mga kaibigan, yung merong mga tao na hindi nyo masyadong kilala pero parang ang gaan-gaan ng loob nyo o yung nagkakasundo talaga kayo dahil yun sa mga elemento at sa inyong mga zodiac signs. So, ito yung mga taong ipinanganak sa Year of the Ox. At kung mapapansin ninyo sa ating sa screen, merong mga taong ipinanganak sa Wood Ox. Ito yung mga elemento nila. So sa taong 1925, ang elemento ng taon na yon ay Wood. At sa taong 1949, ang elemento ng taon na yon ay Earth.
So, ang mga katangian o ang mga maswerteng elemento para sa mga ipinanganak sa taong na yon ay naaayon rin sa elemento ng taon. Ang pangalawang zodiac sign natin ay ang rat. At ito po ang mga taon ng mga taong ipinanganak sa Year of the Rat. Kung napapansin ninyo, ang mga buwan ay hindi magkapareho. Paminsan-minsan nagsisimula sa January at paminsan-minsan nagsisimula sa February dahil ang kalendaryo po ng Feng Shui ay sumusunod sa Chinese calendar at ang Chinese calendar ay sumusunod sa bagong sibol ng unang pagsibol ng buwan na madalas nangyayari sa parang dulo na ng January at paminsan-minsan nagsisimula sa first two weeks ng February. Kaya po, pabago-bago. Hindi po siya, ang kalendaryo ng Feng Shui ay hindi tugma sa kalendaryo na ginagamit nating mga Pilipino. Medyo late siya ng konti. So, ito yung mga ipinanganak sa Year of the Rat sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 72, 84, 96, 2008, at 2020. At kung makikita ninyo sa kanan, nakalista rin ang mga elemento. Ito yung mga wood, fire, earth, gold, water, wood. Ano ang kahalagahan ng elemento? Kung ikaw ay halimbawa pinanganak sa Year of the Water Rat, halimbawa sa taong 1972, ang elemento mo ay tubig. Ibig sabihin, mas maswerte ka sa mga bagay na sumisimbolo ng tubig. Mga kulay na sumisimbolo ng tubig kagaya na lang ng itim at asul. Ang Year of the Tiger naman ay para sa mga taong 1926, 1938, 1950, 1962, 74, 86, 98, 2010. At sa kanan ay ang mga elemento. Lahat ng mga taong ito ay ipinanganak sa Year of the Tiger. Pero iba-iba ang elemento ng taon. Kasi depende rin yan sa elemento ng taon. At ito ang ang mga taong ipinanganak sa Year of the Goat na paminsan-minsan tinatawag nilang Year of the Sheep. So, merong mga libro na may mga Chinese zodiac na hindi mo makikita yung Year of the Goat dahil ang ginamit nilang salita ay Year of the Sheep. Pareho lang po yun ang ibig sabihin ng Feng Shui. Sa 1931, ito ay ang Gold Goat. 1955, 1979, Earth Goat or Earth Sheep, Water Goat, Fire Goat. Yung gold po ay ang metal. Sa ibang libro, ito ang elemento ng metal. Pero dito sa ating chart, ito ay ang gamit natin, instead of metal, ang gamit natin ay gold. So, ako po ay ipinanganak sa Year of the Goat. Paminsan-minsan, yung ibang aklat, Year of the Sheep. So, andito po yung birth year ko. Hulaan nyo. Okay. Ang kasunod na animal ay rabbit. Ito yung mga taong ipinanganak sa 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 at sa papalapit na 2023. Ito yung mga rabbit. Meron tayong ibang video na tumatalakay
sa mga katangian ng iba't ibang katangian ng mga Chinese zodiac na ito. Hanapin niyo lang po sa ating Feng Shui playlist sa ating YouTube channel. At ang isa pang animal ay ang dragon. Ito ay ang mga taong ipinanganak sa 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, at 2024. Kung napapansin ninyo, ang mga taon na ito ay 12 years ang pagitan dahil meron tayong 12 mga Chinese zodiac. So, paikot-ikot lang ang mga yan. At nakikita nyo siguro ang mga elemento, ang gold dragon sa 1940, sa ibang aklat, ito ay tinatawag na metal dragon. At ang isa pang animal ay ang snake. Ito yung mga taong ipinanganak sa 1917, 1941, 1965, 1989, 2013, 1929, 1953, 1977, 2001, at upcoming 2025. So meron tayong iba't ibang mga elemento. Kung kayo ay pinanganak sa 1989, kayo ay isang earth snake. Ang elemento ninyo ay ang elemento ng earth, na ibig sabihin ang mga swerteng kulay ay ang mga kulay at mga dekorasyon na nagpapalakas ng enerhiya ng earth. At sa feng shui, meron rin yang iba't ibang kahulugan. At meron rin yang iba't ibang mga pampaswerte. Isa pang feng shui animal o kasali sa feng shui or sa Chinese zodiac sign ay ang horse. Ito ay mga taong pinanganak sa 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, at 2026. At ang mga taong ipinanganak sa Year of the Monkey, merong 1932. Ito yung mga taong pinanganak sa 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. At medyo malayo-layo pa ang 2028. Pero yan ang mga taong ipinanganak sa Year of the Monkey. At kagaya ng nasabi ko na kanina, kahit year, pareho kayong ipinanganak sa Year of the Monkey, meron kayong iba't ibang mga elemento ayon sa taon na iyon. May mga taong mas mahilig sa tubig, may mga taong mas mahilig sa apoy, o kaya mahilig sa mga metal, at malakas ang enerhiya sa kahoy at sa earth. So, iba't ibang mga elemento iyan. At sa iba pa nating mga feng shui videos, malalaman ninyo ang iba't ibang mga katangian ng mga hayop na ito at mga pampaswerte na nauugnay sa kanila. At kung sino at kung anong ang mga sign na mas makakasundo, ito po yung mga ginagamit ng mga feng shui consultants na kinukompute nila yung mga taong mag-aasawa. Tinitingnan nila kung ang pag-aasawa ba ng dalawang ito ay magiging swerte, kung ang kanilang mga signs, ang kanilang mga birthday or mga elemento nila ay magiging swerte ba ang pagsasama. Ito po yun. Kasali po ang elemento ng inyong Chinese zodiac sign sa feng shui. Dahil iba't iba po ang swerte ng bawat elemento. At meron tayong Year of the Rooster. Ito yung mga taong pinanganak sa 1933, 1957, 1981, 2005,
1945, 1969, 1993, at 2017. At ang iba't ibang mga elemento ng rooster. So sa isang pamilya, kung ang inyong nanay ay pinanganak sa 1957, isa siyang fire rooster. Kung ikaw naman ay pinanganak sa 1993, ikaw ay isang water rooster. Ibig sabihin, pareho kayong may mga kaugalian ng manok o mga katangian na inihahantulad sa manok. Subalit, marahil ang iyong nanay ay mas mahilig magluto dahil mahilig siya, isa siyang fire rooster, mas mahilig siya sa apoy. At ikaw naman ay mahilig maglaba, mahilig maligo dahil ikaw ay pinanganak sa elemento ng tubig. Isa pang animal ay ang dog. Ito ay mga taong ipinanganak sa 1934, 46, 58, 70, 82, 94, 2006, 2018, at sa medyo matagal-tagal pa to, 2030. Meron rin tayong Year of the Pig, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. At kagaya ng nasabi ko na at paulit-ulit kong sinasabi, mahalagang maunawaan ninyo kung ano ang inyong Chinese zodiac sign dahil ang swerte ng bawat isa sa atin ay nakaugnay rin sa mga elemento ng taon na nung tayo ay ipinanganak. At yan po ang 12 halimbawa ng o 12 nilalaman ng mga Chinese zodiac. Meron tayong yung iba't ibang mga hayop. So para sa mga karagdagang tips ng feng shui at mga pampaswerte, hanapin lang sa ating channel. Ang ating channel ay nakakategorize po yan. Yung mga videos natin, meron tayong Araling Filipino, meron tayong playlist ng mga Araling Panlipunan, at daragdagan pa natin ng mga math, ng English. Meron rin tayong mga videos ng pambata, at meron tayong mga video na pampaswerte at feng shui. So hanapin nyo lang po sa ating feng shui pampaswerte playlist. So ano ang inyong Chinese animal sign? Kagaya ng nasabi ko na kanina, ako ay isang sheep. O sa ibang aklat, tinatawag nilang goat. Ang secret friend ko ay ang horse. So ano ang inyong Chinese zodiac? I-comment nyo lang po sa baba. At kung meron pa kayong mga suggestion, mag-iwan lang po kayo ng comment. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share na rin po para po mahanap ng iba pang mga mag-aaral o kaya ng iba pang mga magulang ang ating channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe lang po kayo dahil mas marami po tayong mga Araling Filipino at iba pang mga subjects sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat po!